Nararapat nga bang maharap sa kasong may kaugnayan sa human rights violations si Pangulong Duterte sa oras na matapos ang termino nito sa 2022? Okay. Go! Kabuga na, Attorney Jess Falsis! Solja! Ako ang galing naman ng NUPL, ang aga nila mag-announce. Advance mag-isip itong mga to, ha. So, kudos in the sense na ina-announce nyo. So, mapaghahandaan tuloy. Hindi ko lang alam bakit nyo ina-announce agad as early as now, 2019. My God, 3 years from now pa naman. Tagal-tagal pa noon. Of course, syempre madami ng accusations na nabato kay President Duterte na may human rights violations. And yun nga, may pending case or di umano'y investigation or preliminary examination sa ICC tungkol sa human rights violations. Pero ako, of course, syempre, ang paniniwala ko in terms of initial facts, yun nga, mukhang baka mayroong kaso. Kaso, itong pag-announce, masyado pang maaga to say talaga definitively na dapat siyang kasuhan pagbaba ng 2022. In the sense na, kailangan pa talaga natin ng madaming ebidensya. Mahirap kasi yung talagang ang heads of state, lalo na yung mga natapos na, kahit matapos na sila, mawala ng immunity nila. Ang hirap pa din patunayan si GMA, sinubukan nating ipakulong, hindi napakulong, hindi naman siya naparusahan. Ang hirap talaga. So sa akin, we have to be careful talaga in filing cases because we want the case to be shut tight Of course, baka magalit naman yung mga pro-Duterte, pero ganun po talaga. Kung pwedeng may magkaso, may magkakaso talaga. And that's also an opportunity if ever naman for President Duterte or anyone na kinakasuhan. Like si Albayalde kanina na napag-usapan namin, it's an opportunity to clear your name. Yun nga, dito sa issue naman na ito, I think it's too early to see Nakakasuhan mo talaga after 2022. Masyadong maaga para i-announce. Kailangan magkalap pa ng ebidensya. And yung ebidensya sinasabi ko, I think nasa forum yan ng Supreme Court. Tandaan po natin may pending Supreme Court case on Oplan Tukhang. Yung legalidad, yung number of operations, yung pattern, yung mga namatay. Of course, may mga initial na na-present doon. Pero tapusin muna natin bago natin isipin ito. Wala nang kukontra, Attorney Bruce Rivera. Bolja! Magkaso sila. Diyos ko, kaloka. Ito lang naman masasabi ko dyan Ito lang, napapagod ako sa ganyan. Diyos ko. Una sa lahat, sinabi naman ni President Duterte na hindi siya takot makulong. For as long as it's, if the Filipino people will be the one to enjoy or to have a better country, a better nation, a more peaceful nation, a nation free from drugs. Sabi ni President Duterte, magpapakulong siya kasi matanda lang din naman daw siya. Wala namang problema kahit doon siya sa kulungan mamatay. Ang sasabihin ko lang sa National Union of People's Lawyers, bring it on! Diba? bring it on! Okay. Kasi, sa totoo lang, game face pala. Wala namang issue you may or may not even announce it or even you announce it every day. The president has always been clear about that he will have any liability and he will accept any liability for as long as he is president and it was done during his term. Of course, people would say na hindi, wag ganun kasi matanda na. Well, sa inyo yan, decision nyo yan kasi kayo, tao din naman kayo, may decision kayo, mga abogado kayo. So gawin nyo na lang din, 'di ba? Kasi ang ano dito is that syempre ikaw kung presidente ka, marami kang iniisip na mga prerogatives, marami kang iniisip na mga bagay. May mga bagay na dati ay kaibigan mo pero dahil presidente ka, hindi mo kaibigan. Example daw, leftist, mga CPP-NP, dati kaibigan niya, pero later on, nung naging presidente siya, na-realize niya na medyo counterproductive sa bansa natin, naging kaaway na niya. So, in reality, ganun talagang buhay. Diba? Ganun talagang buhay. Kanya-kanyang trip at walang basagan ng trip. Yun lang. Thank you. So, pero yun nga, parang ako naman, strategy-wise, parang maaga lang mag-announce. Ano bang plano nitong NUPL to announce it na may gusto ba silang i-highlight na kaso? Hindi, ang feeling ko lang kasi talagang maraming siguro silang parang kalungkutan dahil, di ba marami din ngayon mga leftist groups na masyadong nasi-single out, di ba? Pambawi. Siguro in a way, parang they are sympathetic of those individuals, those groups na
kahit paano sasabi natin, okay, sige, kung may ganung issue, di sige, ituloy nila, diba? Kasi ang hirap kasi ng mga ganyan, tapos hindi naman itutuloy. Kasi ang problema sa Pilipinas ngayon, we have always been divisive. Every new government, every new president, kawa yung dating issue, yung dating admin. If you notice, ever since ERAP, kinukulong na natin eh. Ina-attempt natin ikulong. Kinulong si ERAP, si GMA. COVID FVR lang yung parang walang issue. At saka si Pino eh, kasi nga nagkakasakit. At saka ano, at saka syempre, hindi naman din, that's, you know, you don't get to see victory if you are able to impress on a president. Because remember, that president is supported by a group of people who had a mandate. A big group, plurality or a majority. Imagine mo yung mandate na yun. Yun talaga, di ba? Mm-hmm. So, yun. So, mahirap talaga pag after 2022, ano, tutuloy ba yung cycle ng accused past admin. And of course, ako naman ito, inisip din masyadong advance nga 2022. Hindi pa natin alam ano yung atmosphere by 2022. Sino ba yung bagong presidente? Ano bang mood ng taong bayan nun? Kasi baka nga ano nila yung magkasuhan na lang. Di ba ngayon nga, di ba? If to be honest with you, bakit hindi nakakasuhan si Pinoy? Kasi una, si President Duterte hindi naman siya ano eh, against, you know. Hindi siya gung-ho, hindi siya yung parang, so, ano yun na yan? Ayun yun ng ganun eh. Ang opinion nga ni Duterte, di ba sa Mama Sapano na parang, I would have done the same. Or no, not Mama Sapano, Deng Bak siya. Ay, ne, hindi. Sa Mama Sapano is yung parang, Mama Sapano, wala daw usurpation of authority. Wala, kasi presidente naman si Pilipino. Yun nga. Yung may legal position nun may, si President Duterte. May command responsibility, pero walang usurpation. And command responsibility in terms of parang moral, but not daw sa legal. Yun ang ano ni... Parang yun ang naging opinion and ni even in the Invacia, President Duterte. Even in Invacia, it was a decision that was... It was a moral mistake, yes, if ever. In line with his power, and wala dapat i-question nun kasi wala naman siya tinapakang... yun nga, the wisdom of the action is questionable. Mm. Pero... Not the legality. Not the legality, di ba? Siyempre, kung ganun, di okay lang yun. Pero parang kung ganun lang tayo palagi, o sige, kasuhan, we will always come out fragmented and we will never have that unanimity or that magnanimous feeling of unity na kahit hindi tayo magkapareho ng opinion pero hindi tayo nagkakasuhan kasi at the end of the day it's just about the numbers. Kaso ang iba dito ha, ano kasi to eh, NGO. This is a non-governmental organization. So parang syempre meron silang activism or advocacy, hindi natin, walang makakakontrol. Kung politician, kung politician kasi, usually, pwede mong itow dalay ng iyong supporters, although si President Duterte may mga ibang pakawala na DDS na hindi sumunod sa kanyang mga positions. Pero, ito kasi NGO, so mahirap talaga sabihin parang yung politics related to it. Maybe they will say it's independent and nonpartisan. And of course, ako naman, I support the NUPL in general, no? Hindi ko naman sila tinitira dito. Ang problema ko lang din syempre sa announcement na ito, of course, hindi lang naman to today, kahapon, parang medyo matagal na sinabi ito ng NUPL, last week yata. Ang problema ko dito, parang mapapangunahan nyo po yung Supreme Court and yung kaso pa nga nung Oplan Tokhang. May pang pending case doon na rin-resolve yung Supreme Court. The Supreme Court has a final say in this matter, unless, of course, wala sila makuha sa Supreme Court, then siguro labas sila. Buta sila sa kung anong... But I think ang announcement nila is mag-file ng kaso locally. Kaya ako, yun ang concern ko. Kasi kung mag-file po kayo ng kaso locally at hindi pa natin natapos yung Supreme Court case, kasi sa akin, kailangan tapusin muna natin yung ebidensya. Nandun yung parang sinusubukang i-establish na pattern ng killings, kung may killings nga, di ba? Of course, iba yung facts na nakikita ko. Pero so far, ako gusto ko tapusin muna bago natin i-announce itong mga to. Ma-establish. Kasi ano eh, maraming... Kasi pag... Kung ganun ang iniisip parang nila... Parang ICC, medyo premature. Lahat na lang namatay, kay Duterte mo i-attribute. Pati yung mga namatay dati. Kasi hindi naman natin alam kung kailan yung... kung ano yung reason dyan, kung ano yung mga... ang factors to consider. And even the statistics. There's also been an issue on that eh. So, well, if that's the case, then... wala naman. If the purpose is to stop the president from pursuing what he wants to pursue, hindi naman siya nasa-stop doon. Mas lalo ka siguro manggagalaito yun at ipagpatuloy mo, Espinido, di ba? Although to give a counter perspective, feeling ko, kudos, ito yung happy ako. Kahit ako, syempre, anti-EJK, kilala niyong anti-Duterte. Ang pansin ko kay President Duterte, nag-slow down.
yung perception ko. Paano magsulod? Paano din magsulod? Ilahat na nga ng... Hindi siya, ano, hindi siya. Yung mga ano... Ng yung weight mga, of killings. Nag-slow down, ha? Oo, in my perception. Alam mo, nag-slow down talaga. In my perception. Kasi nga, kahit papano eh, sila-sila nagpapataya na, di ba? We know na, at the onset, alam natin na may mga ninja cops na hindi pa nahuli, na takot sila na din naman pala mga drug lord, sila no? sila yung mga nagpapapatay, sila yung tumegi dun sa ano kabila. It's a matter of psychological games. Alam natin na yung mga politiko na mga involved in drugs, syempre paano na yan eh, magtsugihan na kayo. President Duterte did not even lift a finger, just put in that fear there. Sila na para silang mga ano. I agree with that. Cannibalistic ano. I totally agree with that. Pero ang idadagdag ko lang dyan is parang may natatanda na akong statement dati ni President Duterte. Lalo na yung mga panahon ni Kian De Los Santos, yung maingay pa yung talagang against sa EJK yung mga ibang NGOs tsaka groups. Eh parang napapos siya. Pati si Senator Bato, parang nagkaroon ng suspension ng Oplan Tokhang, etc. So, yun ang pansin ko. Baka ang gamble ng NUPL dito is talagang parang sobrang... kalabanin pa si Duterte on EJK para feeling nila mas mag-slow down? Well, and also public opinion. Kasi if the people would actually see the difference in their lives, for example, in the safety... Meron naman sa mga survey, no? And also, if you realize na parang, okay, kung taas ang survey, kasi the community feels or the community senses or the community knows the difference. Makikita naman siguro nila. Kasi sa survey, they feel more safe daw. Oo, kasi tayo survey. Naman, kasi yung mga mayayaman, o kaya tayo medyo our lives are a little bit parang... middle class, i-claim mo na protected. Middle class. Protected, o. Kaya paano, mo sabihing mayaman. We are in a gated community. Hindi natin masyadong mafe-feel yun. Pero dun sa mga nasa labas, nasa daan, nasa yung mga lugar na alam natin na medyo magulo. Wala pang lamppost. Oo, siguro mafe-feel na, dun nila mafe-feel. And sana, yun, the proof is of the pudding is in the eating. Kaya eat muna tayo. Ako, kahit ako anti-Duterte, nakita ko yung surveys na mas madami talaga ang tao nagsasabi ngayon they feel safer. Ayun. Pero, perception yun. So, tingnan natin. Safer nga sila pero wala pa rin akong love life.